Nandito na naman ako para sa second vlog ko. At same topic pa rin tayo doon sa paano makatulong ang massage sa pagkakaroon natin ng maayos na tulog. Noong unang vlog ko, self-foot massage yun. Ngayon naman ay self-handmassage. Isa din to sa makakatulong sa pagkakaroon natin ng maayos na tulog before tayo patulog, half hour o yung nagpapaantok na tayo, nasa higaan na tayo, pwede natin to siyang gawin. So, may ginawa na akong unang video, kaya lang nare-record yung sobrang lakas ng hangin sa labas. Eh, ito ngayon, nag-ano na lang ako ng Arabic background music. Para hindi masyadong parang umuugong yung ginagawa kong unang. So, ito na. At first of all, pa-shoutout ako dun sa ano ko. Sabi ko mag-comment siya dun sa unang video. Hindi siya nag-comment. Siguro inisip niya nagkakalat yung nanay niya. Anyway, ang purpose ko lang naman ay dahil ngayon na yung mahirap puntahan yung mga gustong yung mga gustong magpamasahe ay mahirap puntahan sa mga panahon na ito, gawa ng wala pang bus, mahal mag-taxi. So, tinuturo ko sa kanila sa chat. Sabi ko, gagawa nga ako ng video para ma-demonstrate ko kung paano para makatulong na yung hindi na yung alam mo yung minsan stress tayo masyado, marami tayong iniisip, pagod tayo maghapon. So ang massage makakatulong sa sa makaka-relieve sa kung ano man yung nararamdaman natin. So ito, una yung una gumamit ako ng lotion. Ganun din ngayon, gagamit din tayo ng lotion. So kanina nag-apply na ako ng Maraming lotion so sa kamay ko. Masyado na siyang malambot, na moisturize na siya ng gusto. So unang gagawin natin itong parte na to, ganitohin mo lang, masahiin mo lang siya ng paikot-ikot. Yan, hagurin mo lang siya ng hagurin. Ito. Makakapa mo yung joint ng itong bawat daliri, mga buto-buto ng bawat daliri. Ayan. Tapos ito sa gilid at ito and ito, tapos sa buong palad. Tapos pwede rin natin gamitin itong knuckles natin. Tapos, syempre, yung bawat daliri natin, hahagurin mo rin side by side. At least 3 times. Ayan. Kung anong ginawa mo sa isang palad mo, isang kamay mo, ganun din gagawin mo sa kabilang kamay mo. At least 3 times. Napakadali lang, 'di ba? Kahit ituro mo sa anak mo, madaling-madali lang siya. Simpleng hagod lang. Ito yung ang purpose naman kasi talaga ng pagmamasahe ay para mag-i-improve yung circulation natin sa
kunwari kung saan parte mo minamasahe, doon mag-improve yung blood circulation natin. Tapos yan. Yan. Tapos konting stretching sa mga joint. Yan. Diba? Napakadali lang. Sana makatulong sa pang-relax, na-stress, sa mga nag-iisip masyado ng kung ano-ano. Huwag na nating isipin yun. May mga bagay na hindi na dapat iniisip. At, di ba, napakadali lang. Siyempre, ganun din sa kamay mo dito. Mga less than 5 minutes na kaya-kaya mo itong gawin. Sana makatulong po sa inyo. At maraming salamat sa mga nanonood. At sa mga nag-subscribe pala nung nakita yung video ko. At sana supportahan. Ayun lang, maraming salamat uli. At magandang gabi, magandang araw sa lahat.